At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yehuda Ismael! General, reporting on duty. Kumusta, Yehuda? General, ikinalulungkot kong ibalita sa inyo. Pero naambos ang batalyong pinamumunuan ko. At iilan lamang kami nakaligtas. Pero ganun pa man, nakarating ang ilan sa puso ng Lupe. Mabuti naman kung ganun. General! Salakay! General, sinasalakay tayo! Madali ka! Iradyo mo kaagad sa lahat ng general at kinampang! Halika mo! Pala nakakatulog, Miriam. Hindi. Lamang ako ang hindi nakatulog. Pati rin ikaw. Hindi ako makatulog sa higaan ko dahil matigas. Hindi katulad sa bahay na malambot ang higaan natin. Kailangan nating magtiis. Ang importante, ligtas tayo sa lugar na to. At ikaw, bakit hindi ka rin natutulog? Malambot naman ang higaan mo. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa isipan ko. Una, ang kaligtasan ni Yehuda. Pangalawa, kung paano ko mahahanap ang aking anak. Kung buhay pa ba siya o patay na. Sa ngayon, ay ang kaligtasan ni Yehuda ang ipanalangin mo. At yung anak mo namang panganay ay ibigay mo na lamang sa ating Elohim. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa sa mga sandaling ito. Kung buhay pa ba siya, upatayin. Pwede ba, Misha? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Buhay ang aking anak. Alam ko, nararamdaman ko yan. Buhay na, buhay ang aking si Asher. Miriam, ano yun? Pinapasabugan ng mga kalaban ang ating kampo. Miriam, wala na tayong pag-asa pagmabuhay. Mamamatay na tayong lahat. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tara, maghanap tayo ng pwede nating pagtaguan. Mamamatay kayong lahat! Tama! Mamamatay kayong Miriam, medyo napalayo na tayo sa kampo. Oo nga eh, pero hindi bali. Ang importante, ligtas tayo, Misha. Paano kung may kalaban na naman makakita sa atin? Wala na siguro. Hindi naman tayo dadalhin ni Sipora sa lugar na to. Na alam niyang manghanganib tayo. Sa bagay, biglang tumahimik. Ganun pa man, mag-ingat pa rin tayo. Hindi natin alam kung ano talaga ang sitwasyon. Hindi bali, malapit na tayo sa bodega na itinuro ni Sipora. Makakarating na tayo dyan. Ilang hakbang na lang, makakarating na tayo sa bodega na yan. Kailangang mapuntahan ko ang kinarurunan ni Lela. Hindi ako makapag-focus sa labanan. Hanggat hindi ko nasisiguro ang kaligtasan nila. Yehuda! Busis ni Sipora yun ah. Yehuda! Sipora, ikaw pala. Kumusta? Kakarating mo lang ba? Oo. Alam mo na ba ang nangyari? Mamaya na tayo mag-usap. Pagkituhan. Nagmamadali ako ah. Mahalaga ang bawat minuto. Kailangang mapuntahan ko ang kinarurunan ni Lela. Ang kampo ng mga hiniral ng target na mga kalaban nila ngayon. Pero nakita ko na sina Tita Ina. Ha? Saan? Papalabas na sila ng main camp. Nang masalubong ko sila,
Kaya agad ko silang inalalayan sa isang ligtas na lugar. Saan mo sila dinala? Sa bodega na malapit sa klinika ng mga sundalo. Bodega ng mga gamot? Ganun ba? Yung isa pang bodega kung saan nilalagay ang mga malilinis na kumot at unan para sa klinika. Ganun ba? Oo. Ligtas sila doon. Mabuti kong ganun. Eh, tayo na. Magipaglaban na tayo sa lahat ng kalaban ng bayang Liyerse. Tayo na! Anong sinasabi mo? Nagkaroon ng kalituhan. Bakit tumigil ang pagpapasamog? Nalilito ang mga sundalo sa mga iniuutos ng kanilang mga heneral. Ano? Anong nalilito? Hindi malaman ng mga sundalo kung ano ang kanilang gagawin. Kaya natigil ang pagpapasabog. Paano silang nalilito eh? Napakaliwanag ang mga pinagbilin ko sa kanila. Yun na nga, Pinuno. May nagsasabi sa kanila na wag nang itutuloy ang pagpapasabog. Ano? At ang ibang sundalo naman, hindi malaman ang gagawin dahil may nagsasabing kailangan nilang umatras. At ang iba naman ay sinasabing kailangan sumugod. Hindi malaman ng mga sundalo kung ano ang gagawin. Bakit? Sino ba ang nagbibigay ng mga utos na yan? Ang mga heneral po ng iba't ibang sandatahang lakas at iba't iba ang kanilang sinasabi. Hindi tuloy malaman ng mga sundalo ang kanilang gagawin. May isang batalyon na nang sumugod ay nasalubong nila ang bala ng mga Liyerse. Kaya napilitang umatras. Ang mga nagsipag-atras naman ay nasalubong nila ang mga sundalo ng mga Liyerse nambang sa kanila at lahat sila ay patay sa labanan. Ganon, Pinuno, ang nangyari. Natatakot na kasi ako, Miriam. Baka hindi na ako makarating pa sa patutunguhan natin. Relax ka lang, Misha. Huwag kang magpadala sa takot mo. Focus ka lang sa paglakad para... Ay! Miriam! Aray ko. Anong nangyari sa'yo? Natisod ako. Ilang hakbang na lamang makakarating na tayo sa bodega ng klinika ng mga sundalo. Aray ko. Misha, tulungan mo ako makatayo. Natisod ako. Tao! Si Ismael nga pala, nasa siya? Nakabalik na ba siya? Hindi ko pa siya nakikita, Pinuno. Isa rin yun. Pinag-aalala ko na masyado ng tao yun. Bakit po ba, Pinuno? Hanggang ngayon ay wala pa siya. Na dapat sana'y narinito na siya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Wala akong makausap. Isang kahit isang hiniraman lang. Baka si Ismael na ito. Hello? Ano? Natisod ako dahil may tao! Ha? Huh?
Oo, at teka, naka-uniforme ng berde. Isa yata siya sa mga sundalo natin. Oo nga, naka-uniforme siya ng berde. Malamnaw nga lang ang kulay ng kanyang uniforme. Nalumaan na siguro ang uniforme ito. Teka nga muna, pupulsoan ko ha. Misha, buhay pa. Pero dumudugo ang kanyang kaliwang balikat. Kailangan mapigilan ng tuloy-tuloy na pagdurugo nito. Tingnan mo, gumagalaw pa siya. Buhay nga siya. Oo nga, buhay pa siya. Dali natin siya sa klinika. Huwag. Huwag ninyo akong dalhin sa klinika ng mga sundalo. Pag-iusap. Teka, parang nabobosesan ko ito. Kilala ko ito. Kilala ko siya. Kilala ko ang taong ito, Misha. Sino siya? Sino siya kung ganun? Ang mga sumalangay na sundalo ang nasambungan ng bomba. Opo, Pinuno. Paanong nangyari yun? Magsalita ka, Maram. Paanong nangyari ang nasambungan ng bomba ay mga sundalong sumalangay sa kampo ng mga liyase? Hindi ko rin alam, Pinuno. Yan ay narinig ko lamang sa isang sundalo na nakatakas mula sa kampo ng mga liyase. Ano na naman kayang katangahan ang nangyari nito? Ha, Maram? Ano? Pinuno, ano po ang nangyari kay Ismael? Isa raw si Ismael na nasa bunga ng bomba at isa raw sa mga namatay. Ano? Oo! Oh! Pero hindi pa naman nakukumpirma. Pwedeng kamukha lamang ngayon. Pwede rin siya. Kaya gusto kong kumpirmahin kung totoo ang impormasyon na sinabi sa akin. Ang ibig niyong sabihin, Pinuno, pupunta ako sa kampo ng mga liyarse? Oo! Oh! Hindi ba't dati ka namang pumupunta sa lupain ng mga liyarse? Opo, tama kayo. Tamang-tama. Babae ka. Hindi basta-basta panghiila ng mga liyarse. Gayahin mo ang paraan ng kanilang pananamit at hindi kanila panghihinalaan. Yehuda, anong nangyayari? General, maraming namatay. At ilan sa kanila? Magpatali kayo. Ikulong ang lahat ng sugatan. Pero General, hindi ang mga sundalo natin ang namatay at nasugatan. Ano? Hindi kita naiintindihan. Linawin mo ang sinasabi mo, Komandante Yehuda. Wala sa hali natin ang nasugatan. Bagkus, ang mga kalaman na sumalakay sa atin ang siyang sugatan. Ano? Oo, huwag ninyo akong dalhin sa klinika. Ha? Eh bakit ayaw mo magpadala sa klinika? Papatay nila ako doon. Hindi. Gagamutin kanila doon. Parang awa na ninyo. Huwag ninyo akong dalhin sa klinika ng mga sundalo. Pero iyaw, sugatan ka. At marami ng dugo ang nawawala sa'yo. Nakikiusap ako sa inyo. Dahil papatay nila ako doon. Teka, bakit ka naman nila papatayin?
klinika kita dadalhin. Magtiwala ka sa akin. Walang masamang mangyayari sa'yo doon. Gagamutin ka. Maaampat ang pagdurugo ng balikat mo. Mabubuhay ka doon. Miriam, hindi kaya hindi na alam ang sinasabi dahil sa kanyang tama? Yun din ang nasa isip ko, Misha. Oh, ang mabuti pa, tulungan mo akong buhatin siya para madala na natin siya sa klinika ng mga sundalo. Hindi pa rin kita naiintindihan, Yehuda. Ipaliwanag mong mabuti dahil hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. General, hindi ninyo ako naiintindihan. O sadyang, hindi lamang kayo makapaliwala sa aking sinasabi sa inyo. Ha? Pinasabugan tayo ng kalaban pero sa halip na tayo matatamaan at mamamatay. Mga kalaban nating sumalakay dito ang siyang namatay at nasugatan. Totoo ba ang sinasabi mo, Yehuda? Hindi kaya binibiro mo lang ako? General, hindi ito ang oras ng biruan. Eh, bakit mo kayo bibiruin? Eh, pero paano nangyari yun? General, bakit ba kayo? Hindi ba't ilang beses na naranasan ng bayang Liarse ang mga ganitong pangyayari? Muling ipinamalas ng dakilang Ilohim ang kanyang pagliligtas sa atin. Tama ka, Yehuda. Isa na namang kagilagilalas ang ginawang pagtatanggol sa atin ng ating Ilohim. Iniligtas niya tayo sa mga sandaling walang-wala tayong magagawa, General. Tama nga. Kaya lang talaga ang tangi nating sandigan. Ah, siya nga pala. Ano pala ang nangyari? Bakit kayo nalagasan ng napakaraming kasamahan? Tinambakan nila kami, General. Mabuti na lamang ilan sa aming mga kasamahan ay nagawang makapagtalo at nakatakbo. May mga makapal na talibihan doon. Kaya hindi nila kami nakita. Oo nga pala. Ano pala yung isa pang sinasabi mo na namatay lahat ng kalaban ninyo nang hindi man lamang kayo kumikilos? Totoo po yan, General. Pinanood lang namin ang mga kalaban na nagsisipag tumbahan. Ngayon, wala naman kaming ginawa, kundi panuurin sila. Awa ako kanina kay Joseph habang kinukuha siya ng mga nurses sa klinika. Tawag ng tawag sa akin. Oo nga, ano? Bakit nga kaya ayaw niyang magpagamot? Siya lang ang pasyente na nagmamakaawang huwag gamutin. Gawa siguro ng kanyang pagdidiliryo. Kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Dok! Dok! Hindi ako pwedeng magkamali! Isa siya sa mga most wanted na terorista ng bayan. Sinong nagdala sa kanya dito? Si Mrs. Miriam Salvador po, na ina ni Komandante Yehuda Salvador. Ano? Ano kaya ang mangyayari kay Ismael ngayong nasa kami na siya ng mga tagalyas? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan sumaybayan ang pagpapatuloy
ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.